Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Ako po ngayon ay magluluto naman ng sisig na balon-balunan at ito pong yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng aking sisig. So, meron po akong sili yan. Gagayatin ko po siya mamaya, yung sili. Meron din po akong ito, magic sarap, pampalasa, may onion. Ayan, nagayat ko na po siya. So, pagdudurugin ko po mamaya. Ang lemon, siyempre. Ang balon-balunan po, ayan. Papakuluan ko po ito maya-maya. Lalagyan ko po ng mga paminta, asin. Pinakuluan ko para malambot pag ginayat. So, meron, naglalagay po ako ng oyster, ayan. Konti lang ilalagay ko. Meron akong asin. Siyempre, hindi mawawala yung mayonnaise sa sisig. At ang oil, siyempre. So, ayan, follow nyo lang po ang aking mga recipe. Kung kayo po ay bago sa aking channel, subscribe nyo lang po ako, like and share at kalimbang po para notify po kayo sa mga videos na aking i-upload. So, ayan po, pakukuluan ko po yung G-Sart ang salumambot, pero lalagyan ko po muna ng asin para magkalasa. Pag kumulo, may lasa na. Ayan. So, lalagyan po ng paminta. Ayan. Lalagyan ko po ng paminta. So, hayaan ko lang po siyang kumulo para po lumambot. At pag malambot na po siya, saka po siya gagayatin. Okay po. Ayan, napakuluan ko na po siya. Ayan. Ito po yung resulta ng pagpapakulo ko. Pinalambot ko na po siya. Ngayon, gagayatin ko naman po siya. Gagayatin ko ng maliliit. Ayan po, guys. Gayat ko na po yung G-Sart. Ayan. Ngayon, pipirituhin ko naman po siya sa mantika. Tapos saka ako ilalagay yung mga sangkap. Okay po? Tika, yung kawali, para maipirito natin yung ginayat kong G-Sart. Ayan. Painitin lang po natin yung mantika sa kawali para maipirito po yung G-Sart na aking ginayat. Lalagay ko na po yung G-Sart. Pipirito na natin. Okay, pipirito na natin. Para po maprito para malito. Haluin lang sinapin siya. Ayan. Tapos saka ilalagay natin yung mga onion, chili, mayonnaise, lagi sarap. So, yung oyster, lalagay po natin yun yan. Pagdala yung prito ito. Sarap po kasi pinitrito ang sisig. Talagang pinitrito po yan. Kung kayo po'y bago sa aking channel, subscribe nyo lang po ako at ring the bell po para po updated po kayo sa aking mga video. Kalimbang po, ring the bell lang yung gagawin. Kahit hindi na po kayo mag-comment, basta naka-ring the bell po. Yung pinipindot nyo. Ayun yung gabit o lagi. Ayun yung gabit o. Ayan. Patuloy lang sa paghalo para maluto. Kapreto yung insert. Haluin lang ko ng haluin para yung nasa ilalim mapapit yung babaw. Para makreto yung nasa babaw. Haluin lang po. Kung hindi siya kakahalo. Pag medyo, alam nyo, medyo ma-brown-brown na. Yan, ito na yun. Pwede na natin ilagay yung onion, black pepper, chili, mayonnaise. So, kung kayo po ay meron pang ia-add yung mga ingredients para sa sisig, para lalo na lang sarap, eh, kayo na pong bahala. Mag-add po kayo ng gusto nyo pang ilagay sa inyong gagawin sisig. Pero ito sa akin, ito lang muna. So, ako lang naman nakakain eh. Pero pagdating pagka-negosyo, pag-usapan, pag-sisig negosyo, siyempre, masasarapin nyo para at least yung sisig na gagawin nyo, eh, mabenta, diba? Mas maraming sangkap, mas masarap, diba? So, ako lang naman nakakain, kaya, pati lang yung ingredients ko. Ano kong bahala?
mag-add ng mas marami. So, okay na po ito. Hindi ko na pong ilipat dito sa langgana. Ayan. Lalagyan naman po natin dito yung onion, yung black pepper, yung chili, mayonnaise. Halo-haloin natin. So, ayan po. Ilagay na natin yung sibuyas. Ito po, sibuyas. Ilagay na natin. Ginawa kong sisig. Yung ko po, yung paminta. Ayan. Ilagay ko na rin po. Ito yung sili yung ginahit ko. Nasa sa inyo po kung kano karami sila ilagay nyo. So, sa akin ito, mas masarap, manghang. Tapos, lalagay ko po ng lemon. Yan. Tapos, lagyan naman natin ng magic syrup. Yan. Halo-halo na yan. Tapos, lagyan natin ng konting asin lang. Tamang kundang. Po. Tapos, mamaya na yan. Haluin natin po. Haluin natin yan. Halo lang natin. Pero ilagay na natin itong oyster. Ako po yung naglalagay ng oyster. Ayan. Pwede po sa inyo kung gusto nyo maglagay. Hindi, naglalagay po ako ng oyster. Ayan. Tama lang. Haluin po natin. Ayan po, napakasarap ang aking sisig na gizzard. Talagang hindi po kung yung susundan yung recipe ko. Talagang makakakain po kayo. Tapos, lagyan naman natin ang mayonnaise. Ito po yung mayonnaise. Lagyan po natin. Lagyan natin ang mga tatlong kutsara. Ayan. Kutsara. Wait lang. Tatlong kutsara ng mayonnaise. Ayan. Mas maraming mayonnaise, mas masarap. Ano ha? Ayan. Kaya ito, haluin na natin. Haluin na rin. Naamoy ko pala po yung aking ginawang sisig, gizzard. Talagang ako ay nagugutom na. Kaya ano pang yung ginagawa, sundan nyo lang po yung mga recipe ko. Mga nasabi mong recipe, ito po ay pang yung sariling recipe ko lang. Ito po ay pangkain. Kung gusto nyo pong pang-negosyo, mag-add na lang po kayo ng mas maraming ingredients, mas masarap. Pero ito tama na po sa akin kasi kakain na naman. Para medyo makipit. Ayan po. Ayan o. Tapos, napakasarap. Talagang mapaparami mo kayo ng kain. Okay lang. Okay na lasa. Okay, no? Tikim ka palang, masarap na. O, ang tang ginagawa nyo. Subscribe lang po kayo sa akin channel, Alam Big Vlog. Like and share at kalimbang po, ring the bell all para update po kayo sa mga video na aking ini-upload. Okay, salamat po. Ito po ang sisig na gizzard ng manok. Ito po, masarap po yung sisig. Ayan, sisig ng balon-balunan ng manok na ginawa ko. Ayan, sarap po. So, follow nyo lang po yung mga recipe ko at sigurado po talagang magugustuhan nyo yung recipe na sinasabi ko. Ayan guys, ako po yung kakain na at ito po yung ulam ko. Ayan o, balon-balonan po, sisig na balon-balonan. At may katarno pong sinubawang isda. Ayan po. So, follow nyo lang yung mga recipe na sabi ko dyan sa aking vlog. At kung kayo po yung may dadagdag sa recipe ko, eh, it's up to you po, kayo pong bahala. Mas maganda, mas magandang dagdag, mas masarap na sisig na balon-balunan. Okay po, marami pong salamat. Happy New Year!